Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. It's 8 o'clock in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, ng mga OFWs at sa mga audience ko dito sa Pilipinas from Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang umaga po. Hello, shout out sa inyong lahat. Okay. Ang balita natin ngayon ay tungkol dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Itong si Vice President Inday Sara ay rumesbak na dito sa mga aligasyon ng mga kalaban, okay, na mga kritiko ni VP Sara Duterte na yung mga ginagawa niya daw sa bilang DepEd Secretary ay rebranding raw tungkol dyan sa martial law, no? Baka akala nila na papalitan yung history ni VP Sara dyan sa Department of Education. Ito yung mga allegation nila kay VP Sara. Ngunit itong si Vice President Inday Sara ay rumesbak. Siguro hindi napuno na itong si Vice President natin. Rumesbak siya at may nasabi rin siyang opinion tungkol dito. Okay? So yan ang itatalakay natin ngayon. Pero bago natin yan itatalakay, importante guys na i-like at i-share itong video para kakalat ito sa taong bayan. Okay? So sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at sa YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV sa Facebook at sa YouTube, please follow, please subscribe para lagi kayong updated sa mga balita tungkol sa ating mga great leaders sa Pilipinas. 1, 2, 3, go! Okay, naka-follow and subscribe na lahat. Okay, so dito na nga tayo, no? Siguro hindi na ito nakatiis si Vice President natin dahil nga dito sa mga dilawan, itong mga kritiko na ito, na laging pinangunahan ang mga galaw ng ating Vice Presidente na siya raw ay mag-rebranding ng tungkol dyan sa mga martial law na yan. Wala bang ano ba? Baka akala nila walang modo itong ating Vice Presidente. Matalino ito at may ano respeto ito sa taong bayan. Rebranding raw. Posible raw ang gagawin niya ni Vice President Inday Sara sa bilang DepEd Secretary na siguro baka akala nila na yung mga nakalagay dyan sa textbook tungkol dyan sa mga storya ng martial law, di ba? Lahat naman yan, paninira ng ating Pangulong Bongbong Marcos, baka akala nila na i-change ito ni VP Sara. Itong si VP Sara naman, hindi na nakatiis. Rumesbak. So ito yung video, ha? Ipapakita ko sa inyong balitang ito. Pinasinungalingan naman ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang aligasyon ng rebranding ng martial law. May ulat si Daniel Manalastas. Pinasinungalingan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang aligasyon na rebranding o pagpapalit ng mga impormasyon hinggil sa nakalipas na martial law. Sa isang statement, binasag na ni VP Sara ang kanyang katahimikan mula sa mga kritiko. Bilang Education Secretary anya, wala sa kanyang... So ayan ang sinabi niya, bilang Education Secretary. I mean, quote unquote, ito yung sinabi ni VP Sara, bilang Education Secretary, wala po sa aking mandato ang pagsira sa integridad ng ating kasaysayan. Ayan. Mandato ang pagsira sa integridad ng kasaysayan. Binalikan pa ni VP Sara ang ilang naging papel niya noong panahon ng martial law. Noong bata pa raw siya, hindi niya mabilang. Ito yung sabi ni Vice President, ha? Para klaro-klaro. Bilang bata, hindi ko mabilang ang mga yellow pages sa directory ng telepono. Diba? Noong 90s, may directory tayo ng telepono. May mga yellow pages sa mga advertisement. Yan ang tinutukoy ni VP Sara. Ginawa, ano yan, yung scissor, no? Ginawang confetti para dyan sa mga yellow. Na ginupit ko para gawing confetti ng mga Yellow Friday movement ng mga dilawan, ha? Demonstration sa pag
sa pangunguna ni Soledad Duterte o ang kanilang nanay. Ang aking yumaong lola pala, yung yumaong lola sa Davao City, meaning they support the taong bayan yung yellow movement noon, no? Sumuporta sila noon ng mga Aquino. Mga yellow pages sa directory ng kanilang telepono na ginupit para maging confetti. Pero bata pa si Inday Sara dyan. Lahat naman tayo na yung mga nag-regret tayo sa ating mga desisyon noon tungkol dyan sa mga dilawan, di ba? Naakala natin sila yung tama. Ngunit ngayon, nare-realize na natin na maganda pala yung mga ginawa ng former President Ferdinand Marcos, di ba? Senior. Araw ito sa Yellow Friday Movement na isinasagawa noon na pinangungunahan ng kanyang yumaong lola na si Soledad Duterte. Buwelta pa ni VP Sara sa mga kritiko, mukhang mas marami pa siyang naiambag sa mga pagkilos laban sa martial law. Kasi yung mga maiingay dyan na pinangunahan yun yung ating vice presidente, mukhang mas marami tayong naambag sa mga pagkilos laban sa martial law kaysa sa ilang maiingay na anti-Marcos ngayon. Sampal ito sa mukha ninyo. Kaysa sa ilang may ingay anya na anti-Marcos ngayon. Ayon sa Vice Presidente, katulad siya ng milyon-milyong Pilipino. Alam niya ang kahalagahan ng martial law at EDSA Revolution sa ating kasaysayan bilang isang bansa. Sinegundahan naman ng DepEd ang mga naging pahayag ng Vice Presidente. Wala po talagang rebranding or any historical revisionism na ginagawa ang... Wala, hindi ganyan si VP Sara. Department of Education. Binuweltahan din ni VP Sara ilang kritiko sa kasalukuyan. Aniya, mas abala sila sa mga programang maiaangat ang kalidad ng basic education sa bansa. At wala silang panahon para sa historical revisionism na pilit na iginigiit ng ilang anti-Marcos groups. Pinag-iingat din ito ang lahat sa mga malisyosong pagkilos, lalo na ang paghihikayat sa publiko gamit ang DepEd. Daniel Manalastas para sa Bayan. Kung kayong mga yellow dyan na nag-aakusa, bigay aligasyon ng ating VP Sara, inggit lang kayo. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. No? Ibahin nyo itong babaeng ito, itong leader na ito, itong vice presidente natin ngayon. Hindi ito kagaya ng Santa Mama ninyo. Marunong itong mag-isip. Nire-respeto nila yung kasaysayan natin. Okay? Huwag niyong pangunahan. So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol dito sa resback ng ating Pangulong Vice Presidente Inday Sara Duterte. Okay? Mag-comment, mag-react kung ano ang masasabi niyo tungkol sa issue na ito. Babasahin natin yan, okay? Guys, i-like it at i-share itong video na ito, guys, para kakalat ito sa taong bayan. And also, guys, if gusto nyo na makita lagi yung mga balita natin tungkol sa ating mga great leaders sa Pilipinas, mag-follow and subscribe sa ating Facebook at YouTube, okay? Para you will not be notified sa ating mga balita. Okay? So, guys, patuloy nating ipaglaban ng ating Presidente Bongbong Marcos, as I always said, and mahalin natin ang Pilipinas as what Vice President Inday Sara Duterte said also. Okay? So, hanggang dito na lang itong video na ito. Maraming salamat sa panonood. Have a great day and God bless everyone. See you in my next video.